Hello, good day mga classmates. I'm back. So, balikan natin ulit yung second part ng discussions natin. So, pag may maririnig kayong tilaok ng manok or tahol ng aso, huwag kayong ma-distract ha. Umaga na kasi, it shows umaga. O, pag may naglalaro, katulad yan, may batang maingay. So, okay, so focus lang tayo sa discussion. Huwag ma-interrupt or ma-distract sa mga pogit magaganda sa tabi, sa paligid. Joke. Okay. So, yung first part, we recap tayo ng konti ng methods of integration. We have discussed integration by parts. So, siguro naiintindihan naman yun, no? Okay. Second part on your book, I think yung page 85 ba yun or 81, yung integration by parts. Yung second naman nun, after nun, is algebraic substitution. So, kasi i-skip natin yun eh. Sinabi ko sa inyo na it's your part to do that or to study for that. Okay, bakit hindi ko i-discuss? Kasi kailangan siya, of course, importante siya, pero mas importante itong trigonometric substitution. Kung powerful yung sinabi ko na yung formula ng by parts, of course, itong trigonometric substitution is also a powerful technique or method. No? Bakit ba kailangan gamitin yung substitution? So, kasi may mga problems na pagkakita nyo mahirap, tapos hindi naman pwedeng i-apply yung mga formulas na napag-aralan natin. Ano, nakailang formulas na ba tayo? 20. So, from 1 to 19, for example, 1 to 20, hindi kaya, ano pwedeng gawin? Siyempre, susuko na, ipapasa na yung papel kaysa kumopya. Joke, hindi pwedeng gano'n. No? Sa dugo ng engineering, walang sumusuko. Try and try until we die. Yun ang dugong engineering. Lahat naman siguro gusto maging engineer. Lahat makakaranas ng kasiyahan sa buhay. Okay, saan ayon kayo doon? Of course, masaya ang engineering na course. Okay, so last time pala, no? Kasi may kwento ko na rin, nag-meet kami siguro sa mga friends ko sa FB, nakita niyo yung post na may mga kaka-graduate lang na estudyante before sa Bustos, no? Graduate last year, no? Last time. During pandemic, ng mga engineers na ngayon. At, ang kagandahan nun, hindi nakalimot, no? Na imbitahin ako, kahit simple na kainan lang. Sana ganun din kayo. Huwag kayong makalimot kahit galit na galit kayo at sinusumpa nyo na si Sir Dave or si Sir Robbie nyo. No? Okay, so huwag kayong magagalit ha. Turo lang. Walang personalan. Okay, so balik na ngayon tayo sa discussion natin. Bakit gumagamit tayo ng substitution? May mga problems na mahirap or hindi magamitan ng formulas na pinag-aralan natin. Ano gagawin? So we're going to find a way na yung problems mapadali. O biruin nyo ha, yung problems na mahirap padadaliin. So, padaliin in a sense of iibahin ninyo yung itsura. No, kasi minsan ganun eh. Ay, hindi ako makakilos. Pangit ang mukha eh. Kailangan baguhin, magpaganda ka. Okay, so kung ang variable na ginamit for example ay x, palitan mo ng y. Kasi si x hindi na hinahanap yan. Bahala siya sa buhay niya. So, ganun yung substitution. So, bakit may algebraic? May trigonometric? Okay, kanya-kanyang trip. Hindi, biro lang. So, sa math kasi, di ba? In solving math, katulad sa differential calculus, yun kung natatandaan nyo, yung pinaka-last part, you can solve it using algebraic approach or you can use it using trigonometric. Sinasabi ko madalas, math is a circle. Anong circle? Anong ang relevant sa circle? Walang start, walang end. Kasi kung saan ka nag-start, pwede ka rin doon mag-end. Kung saan ka nag-end, pwede ka mag-start. So, kahit anong method pa ang gamitin ninyo, we're going to come up with the same answer. Hindi pa pwedeng maiba. So, laging tatandaan yun, ha? And walang mahirap sa math. Basta focus lang kayo, makinig lang kayo sa maganda kong boses. Okay? So again, yung sa algebraic, aralin nyo yun. Importante yun. Pero focus tayo sa trigonometric. Kasi yung trigonometric, katulad ng by parts, napaka makapangyarihan din yun. No? Kasi biruin mo, ang math na problem, algebra,
tapos sasagutan mo using try go, tapos aba, pwede ba yon? Yes. No, wala namang involved na angle or trigonometric function sa algebra, tapos sasagutan mo ng trigonometric. Siyempre, gagamit tayo ng technique or method, tapos ibabalik rin natin after getting the final answer to its original form or function, which is algebraic. From algebraic, gagawin trigonometric, trigonometric, ibabalik sa pagka-algebraic. Okay, so, ready na ba kayo for the next topic? So, we have three types or ito yung tinatawag nating format. Now, yung first format, yung type 1, oh, by the way, let u be differentiable function of x. Isipin nyo na lang na kunwari sa loob ng variable na u, may x, kaya hindi pwede maging constant si u. So, type number 1, when the integrand contains a squared minus u squared. So, yung a dyan is actually a constant. Yung u, yung variable. So, ano naman yung integrand? Yung integrand, yan yung nasa loob ng bulate. O integral symbol. Yun yung problem. Yun yung function. Okay? Ano daw gagamitin? Pag nakakita daw ng problem na may constant squared minus variable squared, regardless kung nasa loob pa ng square root, wala. Basta may ganyan. Use the substitution. U is equals to a sine theta. So, from algebraic, gagawin mong trigonometric, no? Kasi gagamitin mo daw na yung variable u mo, gagawing sine theta. Okay, type number 2, when the integrand contains a squared plus u squared, use the substitution u is equals to a tan theta. So, tandaan ha, pag minus, sine ang gagamitin. Pag plus, tangent. And last type, type number 3, when the integrand contains u squared minus a squared. O, iba to sa type 1. Sa type number 3, mauuna na yung variable na naka-squared minus a squared. So, pag ganun yung problem, ang gagamitin naman ay second. So, madaling i-memorize. U is equals to a sine theta. Pag a squared minus u squared. Pag plus naman both, use a tangent theta. Pag nauna naman si u squared minus a squared, use second theta. Regardless kung nasa loob man ng square root. No, yung pinaka-problem, kung nasa numerator siya, wala tayong pakialam, or nasa denominator, basta ganyan ang format na gagawin. Okay, madaling intindihin. Okay, so proving the inverse trigonometric formula. Natatandaan nyo ba yung formula number 17 and 18? So, I think na-discuss ko rin sa inyo yung part na yun. No? Kung hindi man, turn your book on page 95. 95 ba yun? Ah, sorry. Page 75. Okay, sa page 75, nandoon yung formula na yun. Fixed formula yun. Kung hindi ko man na-discuss, gusto kong sasabihin sa inyo no, na tanggapin ng maluwag sa kalooban yung formula. No? For example, this one, formula number 18. Okay, so may formulang Phoenix. Pero paano ba nakuha or saan nakuha yung formula na pag ang problem ay merong du over square root of a squared minus u squared, ang gagawin mu daw ay arc sine u over a plus c. Okay, take note again, we have two symbols of inverse, yung arc sine at sine negative 1. Negative 1 is not an exponent, it's just symbol. So, huwag nyong iisipin na yung trigo na negative 1, na negative 1 sa trigonometric, apply nyo algebraic, ha? Hindi siya exponent, siya ay symbol, it means inverse. Kaya, mas magandang gamitin sa inverse is yung symbol ng arc sine. Okay, but there's a condition, ang formula number 18, where a must be a real number, it means constant, and a must be greater than 0. Bakit ganon? Kasi by looking on the denominator, square root of a squared, of course, pag naging less than 0 si a, ano mangyayari? Diba? Mag-negative. Pwede mag-negative yung nasa loob ng square root. So, pag nag-negative, it means no, absurd, hindi pa pwede kasi lalabas na imaginary number siya. Okay, so yan, kung na-discuss ko na sa inyo, sinabi ko malamang na tanggapin ng maluwag sa kalooban. Okay, but i-a-apply ngayon natin yung
topic nating trigonometric substitution in deriving na there is an inverse trigonometric formula. Dalawa lang yun, 18 and 19. But actually, marami ang inverse trigonometric formula. Ipuprove natin ngayon paano lumabas yung formula 18 and 19. Tapos, kung may makikita pa kayong ibang inverse trigonometric formula, huwag nyo nang i-memorize. Ang intindihin nyo lang yung trigonometric substitution at mabubuhay na kayo. So, we're going to solve formula number 18 using trigonometric substitution. Let's prove formula number 18. Where the integral of du over square root of a squared minus u squared is equals to the arc sine of u over a plus c. I take note of the word arc sine. Arc sine means the inverse function of the sine. So we can also write it as sine negative 1. But negative 1 is not an exponent. So, hindi basta-basta ina-apply yung law ng algebra sa trigonometric. Okay? So, syempre, sa trigonometric, there is no such, so in algebra, there is no such law na pwede sa trigonometric. Okay, so mamaya may encounter pa natin much of the problem na algebraic approach is different from trigonometric approach. Now, based on the format in trigonometric substitution, it says that if the integrand contains a squared minus u squared, where a is a constant and u is a variable, we're going to use the format u is equals to a sine theta. Ayun lang yung pinakatatandaan natin. Now, if in the formula or format in formula number 8, has a du, so we need to find a solve for du. So how we can solve it for the du? We're going to derive the u, or getting the derivative of u, which is now the du, is equals to a, which a constant times sine theta. So according to the rule of calculus differential, just copy the constant and get the derivative of the function sine. So, natatandaan nyo pa ba yung derivative ng sine? At natatandaan nyo rin ba yung sinasabi ko sa inyo lagi during yung differential calculus pa kayo? To write down all the formulas in a 1/2 index card. So, I hope dala-dala nyo ngayon. Pero, I believe kung hindi nyo dala, so, lagi nyong lilalabas yan ha sa big time magsasolve. Kasi gagamitin din natin yan this coming differential equation, including yung formula sa integral calculus, lahat, and the identities. Kasi pag-usapan na natin lahat-lahat na meron sa math, kasama na sabay-sabay na yung algebraic and trigo. So pag-trigo, it means kasama ang identities. So what is the derivative of sine? The derivative of sine is cosine theta times the derivative of the angle theta. Okay, so going back to the equation or problem, that the derivative of u. Okay, so syempre, si u, du pala, kukunin ngayon natin yung pinaka-equation niya. Ano ba ang equation ngayon ni du? Papalitan na ngayon natin. So, du is equals to a pumangit. Ayan. A cosine theta d theta divided by square root of. Okay, what is A? Still A. So, just copy A squared. And what is U? Where U, assign it as A sine theta. Since in the problem it's square, so kailangan natin yung square. Okay, so
simplifying further, since there is no common factor on the numerator, just copy the numerator. And on the denominator, get the common factor. So if we're going to distribute the square on A and sine theta, so ganito yung mangyayari. Tapos pwede natin kunin yung common factor. So common factor is A squared. So we have square root of A squared. Labas na natin. Tapos ano yung matitira sa loob? Since nakalabas na si A squared, first term will become 1. And on the second term, si sine squared na lang. Theta ang matitira. Okay, so next. Since according to the rule again in radical, napag-aralan niyo yan during your high school or senior high, pag multiplication, pwedeng paghiwalay yung dalawang function. So if we're going to separate a squared and quantity 1 minus sine squared theta, so si a squared, naka-square root, pwede nang ilabas. So we have a cosine theta d theta divided by, pwede ko nang ilabas sa square root si a, leaving 1 minus sine squared theta inside the radical. So cancel out a. So may matitira lang na cosine theta sa numerator. Okay, by looking on the denominator, you notice there is 1 minus sine squared theta. So we need to apply the identities, or identity of 1 minus sine squared theta. So what is the identity of 1 minus sine squared theta? So kung natatandaan nyo yung triangle, no, mas madaling i-memorize kasi yun eh. Yung fraternity na ginamit natin, yung merong 1 sa gitna. Okay? So ito, magiging cosine squared theta according kay Pythagoras or Pythagorean theorem. So if we have square root and cosine squared theta, cancel si square root and squared, matitira na lang cosine theta. If we have cosine theta on the numerator and cosine theta on the denominator, so makakancel na both. So matitira na lang sa equation is the integral of d theta. Okay, so that's good. So babalikan ko lang ulit yung problem kanina, no? Comparing d theta, integral of d theta, and to the original problem. So yan. Compare natin. Sino ngayon ang mas madaling integrate? Of course, yung integral of d theta. Yung problem kasi, as we notice, division, meron lang tayong basic formula for division, which is the quotient rule, na hindi natin pwedeng i-apply in proving formula number 18. Okay. Huwag niyo tanongin bakit. Kasi nga, wala namang square root yung du over u eh, na formula, di ba? That's somewhere around formula number 1 to 8 or 1 to 9. So, hindi natin pwedeng ma-apply talaga yon. Kaya, ang pinaka-function ng substitution, mapa-algebraic yan or trigonometric, is transforming the problem into another form or another equation na mas madali. But in this case, syempre, from algebraic, ginawa natin trigonometric, having integral of du over square root of a squared minus u squared became integral of d theta. So, hindi natin pwedeng sagutan, ang sagot natin ay trigonometric. Syempre, ibabalik natin yan later on mamaya based doon sa format ng problem. So, let's continue. So, the integral of d theta is equals to theta na lang plus c. Okay, now, since wala naman talagang theta na involved sa original problem, meron lang tayong a squared and u squared or constant and a u squared. So, we need to find for the value of theta. Saan natin ngayon kukunin yung value ng theta? Of course, doon din sa process na ginawa natin, no? Doon sa habang sinosolve natin at nakakuha tayo ng sagot. And according to the given that u is equals to a sine theta, so doon natin kukunin yung value ng theta. So, paano ba kinukuha yung value ng theta? Divide both sides by a, cancel si a. So, I'm going to rewrite sine theta, which is equals to u over a. Okay? So, yun na. Lapit na tayo. Kukunin na ngayon natin yung theta. So, all we need to do is divide both sides by sine theta. Or,
simply theta. Isang ayon ba kayo doon? Siyempre, hindi. Hindi tama yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, sa trigo, hindi basta-basta pwedeng i-apply yung rule ng algebra. Kasi yung ginagawa natin na yan, rule ng algebra, no? Hindi dapat sobrang taba ng utak nyo na, sir, pwede naman eh, ano, cancel o cancel. Tapos si sine, ang exponent 1, pag inakyat ko yan, matitira daw si theta, pag inakyat ko yan, sine, yung positive 1, pinalitan ko ng pwesto, according sa rule sa algebra, magiging negative 1 na, u over a. Iyan yung hinahanap natin, sir, di ba? Nataon lang. Kasi nga, matataba ang utak nyo. So, hindi ganyan ang gagawin natin, ha? For your information. So, ano yung gagawin ngayon natin? Okay, ayusin muna natin yung proseso. Kasi, hindi tama yan. Okay, wait lang. Okay, bura-bura yan, ha? Brain lang natin. So, paano ba tinatanggal si sine theta? So, dapat process pa rin ng trigonometric. So, paano ba tinatanggal yung sine? Okay, tinatanggal yung sine. Sumobra naman tayo. By multiplying both equation by its inverse. So, ano ba yung inverse ni sine? Si arc sine. Okay, kaya kung ayaw nyo ng arc sine, yung sine negative 1. But ingat nga kayo sa negative 1 kasi napagkakamalan ng exponent. So, hindi exponent yun. Kasi yung ginawa ninyo, pagka pinaghiwalay ninyo si sine at si theta, ano siya? Sin. Kasalanan. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin. Okay. So, mali yan, ha? So, kailangan natin i-multiply by its inverse arc sine. So, the inverse times the function. So, canceled siya. Parang sinabi mong derivative and integral symbol. No? They annulled each other. So, the left will be just theta is equals to arc sine of u over a na lang. Okay. So, going back to the problem that theta plus c, where theta is equals to arc sine of u over a plus the constant c. Arriving on formula number 18. Okay? So, sunod naman nito, we're going to prove or solve formula number 19. Tapos, magsisolve tayo ng mga actual problems, maybe 1 or 2. And the rest of the formulas, kayo na bahala mag-solve. Since we're done solving or proving formula number 18, okay, let's now prove formula number 19. Okay, ano naman yung formula number 19? We have the integral of du over a squared plus u squared. Okay, which is now equals to 1 over a, arctan u over a plus c. Again, where a is real number without any condition since there's no square root on the integrand. So, we're going to prove it. Formula number 19. We're still in the inverse trigonometric formula. I'm proving. So, formula number 19, that the integral of du over a squared plus u squared is equals to 1 over a arctan of u over a plus c. Okay, pasensya na talaga ha, kasi daliri lang yung ginagamit ko. Tsaka monitor, mahirap magsulat. Okay, so tiis-tiis lang. Pakinggan nyo yung maganda kong boses. Okay, so sabi sa substitution formula again, or format, that's I think type number 2. According sa type 2, if the integrant again has a squared plus u squared, okay, u's
U is equals to A tan theta. Madali namang i-memorize talaga yung format or yung types sa subtrigonometric substitution. Okay, so again, we need to solve for du. So, getting the derivative of u, A is still A, and what is the derivative of tan? Okay, tan is secant squared theta d theta. Very good. So, mga nakaka-memorize pa or sa may hawak na index card. Okay, so substituting everything. So, we have integral of du A secant squared theta d theta divided by A squared plus u is equals to A tangent theta na naka-squared. So, walang square root ngayon tayo sa denominator, ha? Okay, just to remind you. So, again, simplifying further, just copy the numerator since it has no common factor. Okay, by distributing the square on the denominator, on the second term, we have A squared tangent squared theta. There will be a common factor of A squared. So, we have integral of A second squared theta d theta divided by the common factor of A squared. So, nilabas na yung A squared. Sa first term, matitira ay 1. Sa second term, ay matitira si tangent squared theta. Okay? Next, cancel na si A sa numerator. Sa denominator, may matitira pang isa. O, wala tayong A squared, hindi katulad kanina. May A pa rin na matitira. And applying the identities or the equivalent identity in Pythagorean theorem of 1 plus tangent squared theta is the same as secant squared theta. So, if I have secant squared on the numerator, secant squared on the denominator, cancel. So, may matitira na lang akong d theta sa numerator and A on the denominator. Since A is a constant, we can bring out 1 of A times the integral of d theta. Pasensya na kayo. Aso ko yun. May nakitang pangit. So, integral of d theta is theta plus c. Okay, so, again, by getting the value of theta, saan natin ulit kukunin doon sa representation natin that u is equals to A tangent theta, where tangent theta, ayusin ko lang, is equals to u over A. Na. Tapos, kunin natin si theta by multiplying again both sides by its inverse or arctan. Okay, so leaving theta, kasi cancel na si tangent, si arctan, and arctan u over A on the other side. So, we have 1 over A, where theta is arctan of u over A plus c. Okay, so that's the final answer. So, arriving on the formula. Okay, so, let's solve now for the examples. Balikan natin isolve yung mga examples sa book ninyo. That's on page 75 using the direct substitution, yung ginamitan na natin ng formula ngayon. So, pag solve natin ngayon, hindi natin gagamitan ng formula. Now, for example, hindi ko sir nakalimutan ko at hindi ko maalala yung formula number 18 and 19. So, you can still solve as long na alam mo yung 3 different types ng trigonometric substitution. And, by the way, before tayo mag sumagot ng problems o balikan yung problems na yun, sa ibang book, yung trigonometric inverse trigonometric formulas, hindi lang dalawa, hindi lang 18 and 19, marami yon. So, hindi ko na itinuro or inilagay sa book pa yung mga yun kasi no need, kasi nga kaya mo namang isolve without the inverse trigonometric formula as long that you know the trigonometric substitution. Yung 3 types. Okay, so sagutan ngayon natin yung mga problems on page 75 sa book ninyo. But using only the trigonometric substitution.
dot any formula. On the previous example in your book, kung susundan at hawak nyo rin yung libro, huwag nyo sayangin kasi alam ko mga bago pa yan. Huwag nyo paalikabukan sa mga bag ninyo. On page 75, okay, so yung number 1, evaluate the integral of dx over square root of 9 minus 4x squared. So, ginamitan lang ninyo yan ng direct substitution eh. Paano yung direct substitution? So, based on formula number 18, square root of a squared minus u squared, alamin mo lang kung sino yung a. Ang a kasi ay si 3, ang a squared 9, yun na yan. Tapos si u squared yung buong 4x squared, kaya pag i-square si u squared para maging u, 2x lang. Tapos apply nyo na yung diretso yung formula, arc sine u over a plus c, ganun lang ginawa ninyo kasimple. Pero kailangan memorize nyo yung formula. Paano kung hindi nyo yung memorize yung pag-uusapan natin ngayon at paano natin isosolve to, no? So, yung answer dito is 1 half inverse sine of 2x plus 3 plus c. So, yan ang isolve natin ngayon nang hindi gagamitan ng formula ng inverse trigonometric. Solving the previous example, okay, number 1. Evaluate the integral of dx over square root of 9 minus 4x squared. Okay, so hindi tayo gagamit ng formula ngayon. No? Hindi natin gagamitin yung formula number 18. Right, just simply using the trigonometric substitution. So dito, since 9 is a constant, siya yung pinaka a squared. Tapos, yung 4x squared naman, siya yung pinaka u squared. So, alamin muna natin ulit, no? Recall tayo. Recalling, again, that if the integrand is a squared minus u squared, says u is equals to a sine theta. So, alamin natin, ano ba si a? Ano si u? Since a squared is 9, okay, syempre, pag in-square root natin si a, pa, si a squared para maging a, si 9, magiging 3 din. So, to make it short, that a squared is the same as 3 squared, diba? Tapos, si u squared naman, siya si 4x squared. So, pag kinuha ko si u, in-square root lang ulit natin, siya si 2x. Okay, nasusundan? Parang lumalabas kasi na si u squared ay siya si 2x quantity squared. Ayan, so para mas clear. Okay, so ano yung substitute ngayon natin para natin i-apply yung trigonometric substitution. Okay, sa trigonometric substitution, okay, going back on u is equals to a sine theta, papalitan natin yung mga values. So, what is our u? U is 2x. Ano value ni a? 3 sine theta. So, sa problem, kailangan natin ng dx. Sa problem, papalitan natin si 9 ng 3 squared. Equal lang naman yon. Tapos, si 4x squared, siya si u squared kasi, gagawin na lang natin 2x quantity squared. So, ulitin ko. So, meron tayong dx. Tapos, si 9, pwede kong gawin 3 squared equal din yan kay 9. Si 4x squared, pwede rin siyang gawing quantity 2x squared. Okay? So, yung mga papalitan nating values. Kailangan natin ng dx at kailangan natin makuha si 2x. At si 2x, siya na si 3 sine theta. Na-transform natin sa trigonometric. So, paano ngayon kukunin si dx? So, si dx, kukunin natin sa pamamagitan ng equation na to. Ayan. So,
i-derive ngayon kasi natin. So, if we're going to derive, bahala kayo. Pwedeng gusto nyo explicit muna. Kunin nyo na si x, si 2d divide. Yan, pwedeng ganito eh. Diba? Bahala kayo. Saka nyo i-derive. So, pwede rin naman directly implicit, no? Kasi ang derivative ng 2x, 2dx sa kanyo, i-divide sa 2. So, anyway, bahala kayo. So, dx is equals to 3 halves constant. And derivative ni sine is cosine theta times d theta. So, ayan na. So, kompleto na lahat. Proceed na tayo ulit dito. So, again, dx is 3 halves cosine theta d theta. So, integral yan. Divided by square root of, okay, yung 3 squared, still 3 squared, yung 9 yan. Minus yung 2x, trigonometric substitution, is equals to 3 sine theta na naka-square. Okay, tapos isimplify ngayon natin. Sa numerator, pwede ko nang ilabas yung 3 halves kasi constant naman. Okay, may matitira na lang akong cosine theta d theta divided by. Okay, so sa denominator, medyo shortcutting ko lang ng konti. May 3 squared sa first term, tapos may square naman na quantity sa second term. So, pwede ko nang i-distribute yung square sa 3 at yung square sa sine theta. So, meron akong 3 squared sine theta. So, ano common ng first and second term? Siyempre, si 3 squared. Okay, tapos, common factor, yung first term, 1 na lang. Yung second term, matitira na lang si sine squared theta. Okay, so nakakasunod pa naman siguro, no? Okay, next. So, equals. So, yung 3 halves, yan lang siya sa labas. Just copy the numerator. Tapos, yung 3 squared, pwede ko nang ilabas sa square root. Labas na. Tapos, may matitira na lang na 1 minus sine squared theta. Okay, yung 3 sa labas at 3 sa loob na dinamay, pwede nang cancelin. Identities ni 1 minus sine squared theta sa denominator, identity na Pythagorean is cosine squared theta na naka-square root. Pag tinanggal sa square root, may cosine sa taas, cancel na rin yung cosine sa baba. So, ano yung mga manatira? So, meron pa akong 1 half integral of d theta na lang. Or 1 half times integral of d theta is the same as 1 half theta plus c. Yun yung pinaka-simplified. So, hindi tayo gumamit ng by formula. Talagang mahaba lang. No, but, pag na-memorize nyo yung trigonometric substitution, yung mga types, yung 3 types, buhay-buhay na tayo doon. So, what is the value of our theta? So, saan ulit kukunin yung value ni theta? Doon ulit sa given kanina. Ano yung given kanina? Yung 2x, yung u yan eh, is equals to a sine theta or 3 sine theta. So, dyan natin kukunin ngayon si theta. So, sine theta is equals to 2x over 3. Okay? So, pag ganyan na yung nakuha, ano yung next? Mamultiply na natin para makuha si theta by its inverse, no? Arc sine. Okay? So, meron na tayong value ni theta na. Okay, ano yung magiging value ni theta? Okay, so theta is equals to arc sine of 2x over 3 na. So, ano yung pinakasagot kanina? Diba, meron ng 1 half, no? So, sabi kasi, sa sagot kanina, we have 1 half theta plus c. Okay, so, sa substitute na lang natin yung value ni theta. So, we have 1 half where theta is arc sine of 2x over 3 plus c. So, that is our final answer. Nakamukha
no previous example then na number 1. Okay, so we're going to solve another example para mas maintindihan pa ulit. Okay, so for the second example, actually this is the third or example number 3 on your book. You can find it on page 77. The problem is this. Okay, evaluate the integral of dr over 9y squared plus 6y plus 5. So, in-skip ko na yung number 2 sa book ninyo kasi same procedure din naman ang gagawin ninyo like in solving example number 1 yung sinolve na natin. So, dito kasi medyo magtataka kayo no, by looking on the problem. Sir, trinomial po yung nasa denominator. Doon sa mga format ng or types ng trigonometric substitution, binomial lang. Ang bida lang po doon si a squared at si u squared. Tama yun. So, ito trinomial. No? So, pwede ba nating i-apply yung trigonometric substitution, which is a binomial, a perfect binomial square, dito sa trinomial? So, sa unang tingin, syempre, hindi. So, matataranta kayo kung ano ba. Yan yung binigay kong quiz, no? So, pwede rin bang gamitin natin yung quotient rule lang? Yung basic formulas? So, lalong hindi. No, kasi hindi same thing division yan, trinomial yung sa ilalim yan. Doon sa mga basic formula o basic formula doon sa quotient rule, it is just du over u. So, parang mahirap i-evaluate. So, again, hindi porket wala na kayong maisip na solution, eh wala nang solution or wala nang sagot. So, gagawa ngayon tayo ng paraan. So, yun yung sinasabi natin. Ang calculus from if we have 10 steps, yung first 2 steps ay ayun yung calculus, no? The rest, 7 to 8 steps, algebra yun. Kaya talagang dapat pag tibayin nyo yung foundation ng algebra ninyo, yung trigo ninyo, analytic. So, marami kasi talagang kailangan pagdaanan, no? Before sa differential calculus, integral, and differential equation. But don't worry, may chance pa, and lalo ngayon, no, mahaba yung panahon na magbasa-basa kayo. So, huwag makisabay sa COVID, ha? Yung COVID is a distraction. It is a virus. So, huwag kayong maging virus din. So, if you want or really want to become an engineer, pinaghihirapan yun. Di porket hindi kayo nagpupunta ng school ngayon or ganito yung setup, ay go with the flow kayo. Na, ay, okay lang, hindi mag-aral. No? May baon naman. So, hindi ganon. So, kung yung mga estudyante ko na nakita nyo sa FB ko na mga engineers ngayon na, no, tuwan-tuwa sila eh. Na hindi nakalimot. Sana huwag rin kayo makalimot nga sa akin. Pag kayo graduate na, kahit masama pa loob nyo sa amin ni Sir Ocampo. But still, kami ang naging teacher ninyo. Naging product namin kayo. So, kung kaya nila, mas kaya ninyo. Kung si Sir Rabe nga, eh, kayang maging o naging engineer, kami pa kaya. Laging ganun ang gagawin ninyo sa isip ninyo. So, yung sagot dito sa book is 1 over 6 arctan 3R plus 1 over 2 plus C. So, inverse pa rin yan. So, paano ngayon natin i-apply ang trigonometric substitution if we have a trinomial on the denominator? So, kailangan natin gawin yung binomial. Example number 2, but it is the problem number 3 on your book, on page 77. Evaluate the integral of, not, okay, dr yan, sa book kasi medyo may mali. Okay, so 9r squared, not y, plus 6r plus 5. Ayan. So, ano yung pinaka-problema natin? Ang denominator ay trinomial. So, paano natin gagawing binomial yan? Okay, recalling again yung mga dati ninyong math or algebra. Yung tinatawag nating completing the square or CS. So, ano yung completing the square? Kailangan parang gagawin mong perfect trinomial siya.
yung trinomial para maging perfect, may process para maging binomial. Okay, so to make this short, hindi na natin ganun babalikan ng sobrang detailed explanation. Okay, papakita ko na lang sa inyo at ipapaalala kung paano ba ina-apply yung completing the square. So, kunin muna natin yung denominators. 9r squared plus 6r plus 5. So, the first step, kailangan r squared lang or walang constant sa first term. Siyempre, dapat naka-arrange siya na in descending order para mas mabilis. So, kailangan natin ilabas si 9. Okay. So, hindi basta-basta nilalabas yan, ha? Siyempre, pag nilabas mo si 9, yung 6r, kailangan 6r pa rin. So, paano mo gagawing 6r pa rin? So, mag-multiply ka o mag-divide ka ng 9 sa ilalim. Para 9 times 9, cancel lang siya. 9, yung denominator, may 9 ka sa labas, cancel. Babalik ka lang rin sa 6r. Okay, same thing with 5. Kung may 5 na ako dito, lalagyan ko rin ng 9 sa denominator. Okay, para makancel. Susundan, so kailangan yung bagong equation will fall on the same on the original problem para hindi ka ma-technical. At tapos, i-simplify ngayon natin to. 9 r squared plus yung 6 over 9, pwede natin i-reduce into, okay, by 3, no? 2 over 3. Tapos, si 5 over 9 will remain 5 over 9. Yan na yung magiging bagong equation. So, this one is also the same as the original problem. So, wala tayong binahilate. Now, paano ngayon natin gagawin yung trinomial into a perfect square na pwedeng maging binomial? So, we have 9 outside. Huwag nakakalimutan yan. So, the process of completing the square. So, madali naman tandaan eh. Yung first term, kopyahin lang, which is the r squared. Yung second term, kopyahin lang rin 2 over r. Ngayon, magdadagdag-bawas ka. Okay, parang election, dagdag-bawas. Yung numerical coefficient, yung second term na 2/3, i-divide mo pa sa 2. Tapos, i-square mo. Okay? Siyempre, kung yan ang dinagdag mo, yan din ang ibabawas mo sa dulo. Okay, ulitin ko ha. Makopyahin yung numerical coefficient ni 2/3. I-divide sa 2 tapos i-square. Okay, ano yun? SOP yun. Okay, so meron akong original na 5 over 9. Yung dinagdag ko, ibabawas ko rin. Okay, nasusundan? Yun lang ang palatandaan. Kopyahin, divide sa 2, i-square. Yung dinagdag, ibabawas sa huli. Okay, so simplify muna natin ng mas maayos. So, we have 9 r squared plus 2 r over 3 plus yung 2/3 divided by 2 is equals to 2 over 6 where 2 over 6 is the same as 1/3. Susulit ko na lang 1/3 yung simplified niya. So in short, kung nagdagdag ako ng 1/3, magbabawas din ako ng 1/3 squared. Kaya, sinimplify ko lang ng ayos. Isa lang yung dalawa, ha? Okay, so we have 9r squared plus 2 over 3r. Okay, plus, still, we have 1/3 quantity squared. So, i-evaluate ko na yun sa dulo. We have 5 over 9 minus 1 over 9. So, yung isang hindi ko muna sinimplify, yung dulo kasi ang kailangan ko muna simplify. So, we have 9 r squared plus 2/3 r plus 1/3 quantity squared plus, so 5 over 9 minus 1 over 9 is 4 over 9. Okay na. So, sa pamamagitan na to, bakit ito in-evaluate yung square ni 1/3, kasi ito ngayon ay magiging perfect square trinomial or PST.
So, nadi-discuss ko naman sa inyo yan during differential calculus, nadi-discuss hoping nung algebra nyo nung high school, at hoping lalo nung mga senior high school nyo, lalo na sa mga STEM. Taas-taas nga kamay ng mga STEM. Yan ang mga pinagpalat, magagaling. Okay, so, perfect square trinomial. Anong palatandaan nun? Discuss natin ng konti. The first term and last term must be a perfect square. Tama. Si R, naka-squared. Si 1/3, naka-squared. Second, last term is always positive. Okay, good. Si 1/3 ay plus. Okay, and last, the middle term, yun yung 2/3. Paano daw nabuo yun? 2 times the square root of the first times the square root of the last. So, yung R squared, pag kinuha yung square root, R. Si 1/3, pag kinuha yung square root, 1/3. So, R times 1/3 is 1/3 R. Times 2 mo daw. Dapat yun daw yung middle term. So, tama naman. 2 over 3 times R. So, siya ay perfect square trinomial. So, if that is the case, kung siya ay perfect square trinomial, pwede na natin gawin siyang binomial square. So, magiging R. Saan nakuha yung R? Kunin mo lang yung square root ni R squared. R. Copy the sign. Second term plus, tapos si 1/3, kunin mo lang yung square root. Ano yung square root ni 1/3 squared? 1/3. O, ayan. Na naka-square. O, ayan yan. Binomial na siya. Plus, yung 4 over 9. Yung 4 over 9, pwede natin, kasi si 4 perfect square, si 9 perfect square. Pwede kong isulat na 2/3 na naka-square. Okay? So, nasusundan. Kaninang trinomial, ngayon, ano na? Binomial na siya. So, sa binomial, pwede ko nang ilipat sa original equation na integral of dr divided by, so, hindi na siya trinomial, no? Ito na isusulat ko. I have 9 times the quantity of r plus 1/3 na naka-squared plus si 2/3 na naka-squared. Close. So, double check. Again, kung may tanong, pwede kayong magtanong sa akin. Pwede kayong mag-iwan ng message, no? Kasi ilalike nyo naman and sa-subscribe kayo sa YouTube ko. Pwede rin mag-leave ng message sa messenger ko. No, kung nahihiya kayo na kasi yung iba and pa rin yung factor ay nakakahiya. Blah, 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 blah. So, huwag mahihiya. Okay? So, yan na yung magiging ating equation. So, baka may tanong lang. Okay, wala naman. Okay, yung r plus 1/3, pwede nyo i-simplify yun. Yung r plus 1/3, kung gusto nyo lang, no? Para maayos. Kasi nakaganyan yan. So, pwede nyo simplify na 3r plus 1 over 3. Naka-squared. Yan. Kung gusto nyo ayusin. Okay? Double check. Kasi gagamitin natin mamaya yan sa pagsusolve. Okay, rewrite natin muna ulit para malinis yung board or screen. Okay, we have integral of dr over. So, meron akong 9. So, apply ko na yung kaninang binago natin. 3r plus 1 over 3 na naka-squared plus 2/3 na naka-squared. Okay? Tapos, pwede na nating ipasok si 9 muna ulit sa loob. Okay, so, pasok ko na si 9 sa first term. 3r plus 1 over 3 na naka-squared plus 9
2 over 3 na naka-square. Ayun na, so wala na yung bracket. Tapos yung denominator, kasi yung square, di ba, natatandaan nyo, pwedeng i-distribute sa numerator, pwedeng i-distribute sa denominator. Distributive. Hindi pala pwede, dapat, no, magiging 3r plus 1 squared over 3 squared plus, sorry, plus 9 of 2 squared over 3 squared. Ayan. Pwede yung ganyan mangyari. So, bakit ko ginawa na ganyan? Kasi, pwede makancel na yung 9. So, I have dr over. So, 3 squared is 9. Cancel na. 3 squared is 9. So, meron na lang akong 3r plus 1 quantity squared plus 2 squared. So, yun yung pinaka equation ngayon. Kung yan na yung pinaka equation ngayon, yung tr plus 1, kasi nandoon yung variable, siya si u squared. Tapos si 2, dahil constant, siya si a na naka-squared. So again, recall. Okay, hindi pa tayo nagka-calculus, algebra pa lang yan. Kaya pag nagkamali kayo dyan, patay na. So, sorry na yon. Sabi nga sa math ulit, it's either high or fail. Oh, pero may consideration naman ako binibigay. So, si u squared, o ano ba yung ulit? If u squared plus a squared, or a squared plus u squared, addition naman yan, use, ano daw yung gagamitin? U is equals to a tan theta. Okay, yan ang gagamitin. U is equals to a tan theta. Hirapan na yung daliri ko kakasulat. Ito pala yung disadvantage. Hindi nga tayo gumagamit ng pentel. Daliri naman. Sakit na. Sakit na kaka-finger sa monitor. O baka ano naman isipin ninyo. Okay. So, U is equals to a tan theta. So, sino ngayon si U? Si u squared or si u, siya si let u is equals to 3r plus 1. Okay, tapos si a naman, siya si 2. So, based on the problem, kailangan natin ng u, meron na, kailangan natin ng a, meron na. So, sino na lang wala? Si dr na lang. So, saan natin kukunin si dr? Pag dinerive natin si u. So, getting the derivative of u. Ayun. O, bago natin. Diretso na natin para maayos. Ano si u? Kasi si 3r plus 1. So, sabi, u is equals to a tan theta. Balikan na natin. If, dito, yan. Then, tingnan. So, if u is 3r plus 1, it is equals to a tan theta. Ano yung si a? Si 2 tan theta. O, yan na yung i-derive na natin para makuha si dr. Para diretso na. So, getting the derivative of 3r plus 1. So, si 3dr na yan. Plus 1. Derivative ni 1, 0. Equals. Ano? Derivative ni 2 tan theta. So, si 2, kopyahin. Si tan is second squared theta d theta. Do you follow? Siguro naiintindihan pa naman ha. Piliting intindihin. So, after nito, pwede nyo naman panoodin pa ulit-ulit. Oh. The more views, mas good. Diba? Baka maging milyonaryo, malibre ko pa kayo. Hindi, joke. So, purpose lang natin is for documentation. Okay, so solving for dr, divide mo lang by 3 everything. So, dr is equals to 2/3 second squared theta d theta. Ayan na, so pwede na natin palitan yung problem. So, yung problem, ito na yun, so, integral of dr, which is 2/3 second squared theta d theta divided by, okay, 3r plus 1
Sino si 3r plus 1? Okay, siya si u squared plus 2 squared. So, yung 3r plus 1, may equivalent value siya. So, ano yung equivalent value ni 3r plus 1? Ni u, siya si 2 tan theta. Okay, na naka-squared. Okay, nasusundan ha? Okay, ito yun kasi. Ito si u. Ayan yun. Plus 2 squared. Okay. Sige, propose muna tayo. Tingnan muna for 3 seconds. Sige, simplify muna natin para mas maayos. So, ilalabas ko muna sino? Si 2/3 kasi constant. Okay, tapos may matitirang second squared sa numerator. Okay, tapos sa denominator, si square, ito si square, i-distribute natin ulit kay 2 at saka kay tangent. Kaya magiging 2 squared tangent squared. So, may common factor na sa denominator na 2 squared. Okay. Tapos, meron na lang tangent squared, pag pinactor kasi yung 2 squared plus 1. Nasusundan. Tapos, sino yung pwedeng i-eliminate? Of course, tanggalin ko na si 2. Yung 2 na nadalawa sa baba, cancel na rin. So, magkakaroon na lang tayo ng second squared theta d theta over, may 2 pang natira sa isa, tapos tangent squared theta plus 1. Sa labas, merong 1/3 na lang. Okay, so buburahin ko muna to ulit. I-rewrite natin ulit yung problem. So again, meron na lang tayo natirang 1/3. Integral of second squared theta d theta divided by, okay, may natira pa tayong 2, tangent squared theta plus 1. Ayan. Hirapan ako magsulat na. Okay. So, again, identities naman sumunod. Ano ang identities ni tangent squared theta plus 1? Based on Pythagorean, this is the same as second squared theta na meron sa taas, cancel sa baba. Si 2, pwede ko nang ilabas. Multiply by 3. So, we have 1 over 6. Integral of d theta. Okay. And integral of d theta is theta plus c. So, yun ang magiging ano natin. Ano, nabura ko na kasi. Ano ngayon ang magiging value ngayon ni theta? Paano ba magiging value ngayon ni theta? Ano ba yung pinaka nilet yun natin kanina? Diba? Where u is equals to a tan theta. No? Balik lang tayo ulit sa kanina. Tapos, ano yung value ni u? Siya si 3r plus 1. Ano value ni a? Siya si 2 tan theta. Ayan yun, di ba? So, kung kukunin ngayon natin si theta, so it means the tangent theta, lipat ko lang sa kaliwa, is equals to 3r plus 1 divided by 2. Tapos, multiply both sides by inverse tangent or arctan. So, cancel na si tan. May matitira na lang tayong theta is equals to arctan 3r plus 1 over 2. Okay, so pwede na nating balikan dito that 1 over 6 times theta, which is arctan of 3r plus 1 divided by 2 plus the constant c. Okay, so tama ba yung ating solution or answer? Of course, sabi kasi ni Sir Rabe, yan ay tama. Correct. Okay. So,
after nito, continue solving the rest examples. Basahin nyo lang, nasa book yan. Tapos mag-move on na tayo sa ibang topics. So, ano ba yung topics na ina-expect ninyo, na excited na kayo after ng trigonometric substitution? So, after trigonometric substitution, okay, meron na tayong pag-uusapan naman natin na integration of rational fraction. So, yun, medyo mahaba-haba yun kasi may 4 types yun. Tapos, magagamit ninyo yan. Halo-halo na yun, ha? Medyo marami na yun. So, medyo dadalian ko yun pero mag-advanced reading na kayo. Tapos noon, mag-a-application tayo. Kasi gusto kong umabot tayo sa application ng integral kung ang differential ay may maximum minima. Sa integral naman, mayroong area, how to solve for area, volume. And sana, sa centroids, matapos din tayo pero mukhang hindi na natin matatapos. Importante, makarating tayo sa application yun. No? Yun yung kahit tulong ninyo alam formula ng area or volume ng circle, square, wala yun. Kaya nyong isolve kahit na ano pang figure yan. Gagawa tayo ng sariling formula. So, I hope to see you there. So, mag-aral kayo doon. Mag-basa-basa. Tapos, tatapusin ko rin yung discussion na yun. Hoping this week or next week na ma-post ko ulit. Again, don't forget to hit the subscribe button and like. Okay, so thank you very much. And have a good day. Continue studying. Love you all.